De empezar. Te diría. De punto y a paz. Okay, tuloy po natin. Nakat po pala tayo. Hindi ko alam kung saan ng portion yon. Pero gusto lang sabihin sa inyo, kasi may, yung mga mixture preachers, ang ginagawa naman po nila, minimix nila yung law at yung grace. Okay? Ito po sasabihin nila, grace, no? Undeserved kindness, that God is good to us, is no longer angry with us. Sasabihin nila sa iyo, mahal ka ng Diyos. Pero alam mo, pag ikaw ay nagkasala, parusahan ka ng Diyos. Yan ang turo nila. Kasi minimix nila yung grace at saka yung law. Kasi sa law, pag nagkamali ka, talaga parurusahan ka. Kaya naging mixture. So para ang kaisipan ng tao ngayon, naging mixture din. Na iniisip mo, kaya ka binibless ng Diyos kasi gumagawa ka ng mabuti, kasi minamahal mo siya. Pero pag nagkamali ka, iisipin mo agad, may parusang ibibigay ang Diyos sa'yo. That is wrong. Absolutely wrong. Kasi nga, lahat ng parusa na dapat ibigay sa atin, inako na lahat ng ating Panginoong Heso Kristo. May pag may mga sufferings na dinadanas tayo, mga challenges, hindi binigay ng Diyos sa iyo yan. Hindi binigay. Sometimes yung mga tinatawag natin mga sufferings, yung mga tinatawag natin mga trials sa buhay natin, there are just consequences of our wrong decisions. Yung sinasabi natin results of wrong decisions in life. Pero it doesn't mean na si God ang nagbigay sa atin noon. Kaya yun ang mindset ng iba, especially yung nasa mundo, sabi nila ito, ito ang sabi nila, nasa Diyos ang awa, that is grace, nasa tao ang gawa. Yun ang sabi nila. So, minix yung grace at yung law. Pero, pag tinignan mo yung pure grace talaga eh. Nasa Diyos ang awa, si Kristo ang gumawa, tayo ang napagpala. At ang tawag natin doon ay biyaya. So, yun ang pure grace. So, wala kang ginawa, pero ikaw ay pinagpala. No? Hindi dahil sa effort mo, hindi dahil sa pagsunod mo, kundi dahil sa pagsunod ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Ang sabi ng Bible, sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang Ama na siya mamatay sa krus para sa atin. At ang tawag natin doon ay grace. Yan. Okay, may isa pang tanong. Ang sabi nila, tinuturo daw natin that Christianity is effortless. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano daw, dapat pag tinanggap mo si Jesus, wala ka nang gagawin. So they call that effortless. Actually, that is subjective. I said subjective dahil saang banda? Anong area? Kasi kung sinasabi natin dahil ikaw ay nasa grace na wala ka nang gagawin, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na mag-share ng gospel, hindi ka na mag-ministry. Yung bang ibig sabihin ng walang gagawin? So linawin lang natin. Kung sasabihin natin effortless na walang gagawin, doon sa area na tinanggap natin kay Jesus, that is 100% correct. Wala tayong ginawa, pero tinanggap natin. Ano yung mga ito? Like for example, salvation. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Ang sabi ng Bible in Ephesians chapter 2, verse 8-9, for you have been saved by grace through faith. Verse 9, not because of your good works. For it is a gift from God. Not of your works, lest anyone should boast. So, wala tayo, may pagmamalagi. We have received salvation by grace through faith. Effortless yun, wala kang ginawa. What about righteousness? Correct, righteousness is an effortless blessing. Why? Because righteousness is a gift. Ang sabi ng Romans 5:17, those who receive the abundance of grace and gift of righteousness shall reign in life. So, righteousness is a gift. Pag sinabing gift is something to achieve. Something to receive and not to achieve. So, hindi mo pinagpaguran, tinanggap mo lang. So, effortless talaga. Unlike yung iba, hanggang ngayon po, winowork out yung salvation, feeling nila pag nagkamali, hindi na sila ligtas. Hey, listen carefully. Listen, Christians, kayo po na nanonood, ang tinanggap mong kaligtasan, libre yan. Hindi dahil sa gawa mo. Walang kinalaman ng gawa. Tinanggap mo ang kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Ang ginawa mo lang, nanampalataya ka. As simple as that. Pero hindi mga efforts mo. Kaya effortless. Kaya huwag mong isipin pag nagkamali ako, hindi na ako ligtas. You are wrong. Pag-uusapan din natin yan minsan. So, ang salvation po is a gift from God, effortless. Righteousness, effortless. Yung holiness, effortless. Now, you know, when you receive Jesus Christ, God declared you holy. He declared you righteous. He, of course, He declared you saved and loved by Him. Why? Because of His Son, Jesus Christ. Because of His death on the cross. Hindi dahil sa'yo.
wala man tayong pwedeng ipagmalagay sa Diyos. Okay? So, ano ba yung sinasabi kong may effort? May effort yung result sa buhay natin ng salvation. Pag tinanggap mo ang salvation ng Diyos, pag tinanggap mo yung righteousness niya sa buhay mo, alam po ninyo, i-empower ka nito para magbago. I-empower ka para lalo kang mag-commit sa ministry. I-empower ka para lalo kang maging generous. Para lalo kang matutong magpatawad sa iba. Kasi naranasan mo ang goodness ng Lord eh. Pag naranasan mo ang goodness ng Lord, ang daling magpatawad. Pag naranasan mo ang love ng Diyos, ang daling mag-release ng love sa iba. Yung sinasabi natin from within. Right? From the inside out. Hindi po pwedeng from the outside in. No, pinagsisikapan ng iba na magmahal, nahihirapan sila. You know why? Kaya nga nahihirapan kasi wala kang paghuhugutan. Tama? Pero pag nandyan ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo, may paghuhugutan ka kahit gaano ka. Sabi natin, galit na galit ka na sa isang tao, inis na inis ka na. Walang galit na lumalabas sa puso mo. Why? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Doon ka humuhugot. Di ba? Kasi nasa iyo na yun. In fact, sabi nga ng Bible, in Galatians chapter 5, verse 22, the fruit of the Spirit is, that is singular, love. May mga components na binigay, yung the fruit of the Spirit is love, tapos may joy, may peace, long-suffering, self-control. Lahat ng yon, alam nyo, galing sa pag-ibig. Ang pinakabunga ng Espiritu ay love. Paano nangyari yan? Nang tinanggap natin ang kaligtasan, nang tinanggap mo ang katuwiran, nang tinanggap mo ang pag-ibig ni Jesus, lahat niya in-empower ka. At dahil dyan, ulitin ko, lalo kang na-in-love kay Jesus at lalo kang marunong magmahal sa kapwa mo. Hindi mo sila mamahalin para ikaw ay ibibless ng Diyos. Hindi mo paglilingkuran ng Diyos, hindi mo mamahalin ng Diyos para ibibless ka niya. You are already blessed by God. Hindi ka rin magpapatawad para patawarin ka. Sabi ng Bible, forgive because Christ has forgiven you. Because He forgave you. Yun lang naman eh. Siyang nauna. At dahil sa tinanggap mo sa Kanya, nasa puso mo yun, magmamanifest. So, ulitin ko, effortless po ang tawag doon. Tinanggap mo na wala kang ginawa, pero ang bunga nito sa'yo, nagkaroon ng magandang resulta. Nakita mo, little by little, binabago ka ng biyaya ng Diyos. Kaya mali yung sinasabi ng marami. Pag nasa biyaya ka daw, ay lalo kang magkakasala. Hindi totoo yun. Pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, lalo kang may love sa Kanya. Ang kagandahan pa nito, kung gagawa ka para kay God, hindi kayong tipong napipilitan lang. Lahat ay bunga ng pag-ibig na naramdaman mo mula sa Kanya. At naka-store sa puso mo through the Spirit. Okay, ang dami kong i-discuss sa inyo. Actually, hanggang 50 po to, nakadalawa pa lang tayo. Pero, we are running out of time. Limited po yung time natin. 30 minutes lang tayo. Siguro po ay mag-break ko muna ito through a song. Pagkatapos, kung may mga questions po kayo, pwede nyo ipadala sa amin. Sige po, entertain ko po kayo habang may tempo tayo. Pero kung sakaling hindi masagot, by next Thursday po, magkikita tayo ulit. Yung mga tanong niya, sasagutin ko. Plus, yung other issues na pag-uusapan po natin. Okay? Sa programa ito. Sa oras po ito, pakinggan mo natin ang isang napakagandang awitin po mula po kay Lore Story. At isa po ito sa mga paborito kong awitin para sa Panginoon. Okay? Ito po. Pakinggan natin. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do for me, as great things I have done.
price that I could never pay was paid at Calvary. Okay, tuloy po natin ang ating programa at pinag-uusapan po natin kanina at katulad po na ang banggit ko, medyo give lang po tayo ng time at kung may mga questions po na maaaring hindi ko masagot ngayon, by next week na lang po natin sasagutin. Pero ito lang po ang inihiling ko po sa inyo, abangan po ninyo ang ating programa every Thursday 9 to 9:30 p.m. at tinitiyak ko po sa inyo, may enlighten kayo sa salita ng Diyos, makikilala ninyo kung sino si Jesus at makikilala ninyo kung sino kayo sa Kanya. At ito po ang maipapangako ko sa inyo. Ang pag-uusapan natin dito is pure gospel of Jesus Christ. The grace of Jesus. At ito po ang makikita ninyo, mapapansin ninyo sa patuloy natin pagsasama, si Jesus Christ lagi ang marinig po ninyo, ang pangalan niya, ang ginawa niya, ang kabutihan niya. Siya po ang marinig ninyo. Bakit? Siya lang po naman ang mensahe sa Bible. Pag binasa mo yung Bible from Genesis to Revelation, ang sabi ng Bible, Jesus is the message. Jesus is the message of every chapter or every passage of the Bible. Siya lang ang message po. Kaya, yun naman ang dapat na i-share lang natin si Jesus at yun ang kailangan natin. Sabi nga, sabi ko, Paul Turkis nasabi, Jesus is the lover of our soul. Inahanap siya ng ating kaluluwa. Kaya ito po yung pagkakataon na makilala niyo yung lubos si Jesus sa inyong mga buhay. Okay, sa mga pagkakatumbong ito, gusto ko pong dalhin na po kayo sa ating panalangin kasi po may mga prayer request po tayo natanggap. Samahan niyo po ako sa panalangin po para sa kanila. Panalangin po natin si Girlie Samia. Yeah. Dayan Dante. Okay? Ipanalangin po natin na mapalaya po siya sa tinatawag po natin depression, no? At alam naman po natin kung sino po ang makakapagpalaya sa kanya. Of course, si Jesus Christ lamang po, no? Pero dahil baka hindi po niya masyadong lubos pang naunawaan yon, so isama natin sa prayer natin na ma-enlighten po ang kaisipan niya, makilala niya ng personal si Jesus. At ganoon din po, ipanalangin po natin si Art Gabriel o Sarah. Ipanalangin po natin sa kanyang patuloy na kagalingan sa kidney. Of course, dinideclare natin na that he is already healed. At ganoon din po si Michelle Ginko. So, samahan niyo po ako sa panalangin. At isasabay ko po sa panalangin po ang bawat isang nagiginig po sa inyo. Hindi ko man alam po kung ano yung mga kahilingan ninyo, pero alam ko po, alam ng Diyos. Samahan ko po kayo. I mean, dalhin ko kayo sa panalangin. Samahan niyo po ako na manalangin sa ating Panginoon. Okay? Let us pray. Dakilang Diyos, napakaganda pagkakataong ito na kami malayang nakakalapit sa inyo o makakalapit sa inyo, God. Alam namin bukas ang kalangitan mo sa amin. Sa oras na ito, kasama ka namin. Alam mo lahat ng mga concerns sa aming mga puso, ang aming mga, God, kahilingan. Even yung mga viewers namin ngayon, hindi ko man alam kung sino yung mga nanonood sa oras na ito. But I believe, Father God, kilala mo sila. Hindi nagkataon na nagkikinig sila ngayon o nanonood sa programang ito. Father God, pinapanalangin ko ang bawat isang nakatuto ngayon sa programang ito. Siya o Diyos na punong-puno ng takot, punong-puno ng kabalisahan ng kanyang puso.
nakakaramdam siya ng tinatawag na anxiety, takot. Takot para sa bukas, takot para sa kung anong mangyayari sa family. Father, right now, I want you to touch his or her heart. Alam ko, kailangan kanya. Ikaw lang ang tunay na makakapag-alis ng takot niya sa kanyang puso. Sinabi mo siya ng salita, ang tunay na pag-ibig ay walang anumang halong takot o kabalisahan. Ang pag-ibig mo, Jesus, na hinihingi ko sa oras nito na maranasan niya, maunawa niya, na may Diyos ang nagmamahal sa kanya. Kaibigan, Jesus loves you. Eh, sabi nga ng isang awitin, God holds your future. Pwede mo siya pagkatiwalaan. Alam mo, napakaganda malaman, He is your creator. And God knows everything about you. Kilalang-kilala ka niya. May magagawa siya para sa iyo. He is willing and He is able to help. Pagtiwalaan mo siya sa oras na ito. Ikaw na may problema sa iyong physical, may nararamdaman ka sa katawan mo, iniisip mo, ano na kaya ito? Ano kaya ang magiging solusyon dito? Paano kaya gagaling? I tell you have a great physician. And His name is Jesus. Siya po ang pinakamagang mahusay na doktor na manggagamot sa buong mundo. Naranasan ko yan. May mga testimonies ako dyan. Minsan marinig ko na naranasan ko ang goodness ni Jesus. Kaya po, nandito ako ngayon, nagpipreach ng gospel because of His goodness. Kasi pinagaling po niya ako. Isang buhay na patuto. Kaya ikaw may nararanasan sa physical na katawan, iba sa emotion mo, I pronounce you healed right now by the grace of God through Jesus Christ. Receive it. Receive it. At ikaw na nakakaranas ng ano yan, nahihirapan ka ba sa finances mo? Well, ang sabi ng Bible, God is our provider. He is our supplier. Alam niya, may mga pangangailangan ka, pero kaya niya ipagkaloob sa iyo. Ano mga pangangailangan mo? Tiwalaan mo siya. Father, right now, I declare lahat po ng mga nabanggit ko, Father God, even yung may problema sa relationship, mayroon dito, God, na mayroon silang hindi pagkakaunawa ang mag-asawa. Father, in the name of Jesus, bigyan mo ng pagpapakumbaba ang puso ng aking kapatid na nakikinig o nanonood sa oras na ito, na matuto siya magpakumbaba, matuto siyang umunawa, matuto siyang magpatawad, at yan ay mangyayari sa pamamagitan ng pagkilala niya ng yung dakilang pag-ibig. In the name of Jesus, O God. Salamat po sa mga pinagaling mo. Salamat po sa mga pinalaya mo. Even yung aming kaibigan, O God, na si Girlie, pinalaya mo siya sa depression. In the name of Jesus, one day, maririnig ko po ang testimony ng taong ito na siya'y lubos na pinalaya ng biyaya mo, Panginoong Jesus. Ganun din po si Art Gabriel sa kanyang tinanggap ng kagalingan maging si Michelle. Father, I declare them healed right now because of your grace. By your stripes, O Jesus Christ, they are already healed. Thank you so much. Thank you, Jesus. Father, once again, ang programang ito ay sa iyo at gamitin mo para maipalaganap namin ang iyong mayamang biyaya, ang iyong kabutihan at pagmamahal sa bawat taong nilikha mo at binayaran mo sa pamamagitan ng iyong napakahalagang dugo. Aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Okay. So maraming pong salamat sa lahat po ng sumabay po sa aming panalangin, sa aking panalangin. Thank you so much. At sa mga patuloy na sumusubaybay po sa programang ito, maraming salamat. At hindi na po ako makakabati kasi hindi ko nakita dito yung mga messages. Yeah, kung may mga messages po, hindi ko po nakikita dito sa monitor ko. Anyway, maraming salamat sa pagkikinig ninyo. Pag inulit ko po ito, by next week, babatiin ko na lang po kayo. Siyempre, may mga viewers po tayo from abroad, diyan po sa Saudi Arabia, sa Kuwait, Qatar, sa Dubai, sa Canada, sa Australia, even sa USA, meron po tayong mga viewers. Siyempre po, yung mga viewers natin dito sa Pilipinas. And of course, yung ating mga members po sa TLBY. I love you with the love of Jesus. Maraming salamat po sa panonood po ninyo ng ating programa. Okay, so, well, ayaw ko masana, pero kailangan na po natin tapusin dahil sa totoo lang po, sobrang na po tayo ng 8 minutes sa ating napag-usapang oras. Kaya minsan pa po, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. And let us keep safe and stay blessed. All by the grace of our Lord Jesus Christ. Okay? Amen. Thanks for listening in. Join us every Thursdays at 9 p.m. in the evening. Only here at The Sound of His Grace.